Lenny, makinig ka. Bobo ka! Isama mo na lahat ng mga staff mo dyan sa Office of the Vice President. Kayo. Lahat kayo, bobo! Hindi muna nyo ini-research bago nyo pinagsalita ang boba nyong amo. Ang masama niyan dahil sa kabobohan ninyo dyan, pati bayan maapektuhan sa kabobohan ninyo. Dapat ang itawag sa inyo ay Office of the Bobo Vice President. Sayang binabayad ng tax sa inyo ng taong bayan sa kamangmangan ninyo. Kaya ikaw, Lenica, panira ka sa bayan natin. Masyado kang ambisyosang etchoserang frog na maging pangulo. Kung talagang concerned ka sa katotohanan, nang tulad ng sinabi mo sa speech mo, ang dapat mong imbestigahan ay yung pagkamatay ng asawa mo. Bakit nila ni-raid ang kondo ng asawa mo pagkamatay niya? Hindi ka ba concerned kung sino ang pumatay sa asawa mo? O kung bakit pinapatay ang asawa mo? O baka naman kasangkot ka? Nagtatanong lang naman ako. Yan ang pagkaabalahan mo. Hindi yung pinaiimbestigahan mo ay ang mga namamatay na mga adik. Matanong nga kita, dumalaw ka na ba sa mga nabiktima ng mga kriminal o ng mga adik na to? Tila kasi masyado kang concerned sa mga adik. Lugi na ba ang negosyo? Tanong lang naman. Sasabihin mo pa, mahihirap lang ang biktima ng drug war. Tanga ka na naman eh. Yung nga isang drug protector na kapartido mo, nakakulong na, ha? Mahirap yun? Big fish nga, di ba? Balyena na nga eh. Squatter ba si Dilima? Ay nako, eh yung mga napapatay na mga drug lord, mahirap ba yung mga yan? Tanungin na lang kita, kung ang mahihirap ang puntirya at naapektuhan ng drug war, bakit pag tinanong mo ang mahihirap, suportado pa rin nila si Pangulong Duterte? Kasi nga sinungaling ka at fake news ka. May suggestion ako sa'yo ha? Huwag mong araw-arawin ang katangahan mo! Bumili ka ng utak at hindi na mga mamamahaling damit. Nakakahawa na yung katangahan mo. Pasensya na mga kadidiyes dahil ramdam ko rin ang galit nyo sa paninira ng babaeng ito sa ating bayan. Sobra lang talaga nakakagalit ang kabobohan ng babae na to. Sana kung wala siyang nadadamay, ha? Ang problema, dinadamay niya ang buong bayan natin eh. Masyado na kasing halata ang galawan nila. Una, sinisiraan ng Pilipinas sa international media. Ito namang mga lokal na mga prostitutes natin, puro pera ang iniisip kesa sa kapakanan ng bayan. Tapos ngayon, mag-file ng impeachment case sa ating Pangulo itong mga magdalong Dati akala ko, itong mga magdalo ay makabayan. Yun pala, mga ambisyosong mga bayarang sundalo rin. At tulad ng amo nilang si Trollianes. Sigurado akong kinakahiya kayo ng mga kasamahan ninyo sa militar. Tapos ngayon, biglang sumbong sa United Nations. Kasi alam nila, wala na silang naluloko pang mga Pilipino. Ay, naku mga kadidiyas, hanggang dito na lamang po. At umiidit na po ang aking ulo dahil nararamdaman ko po ang inyong galit. Kaya po, malakas ang koneksyon ni fake DP sa international media at sa international community. Kaya maliit man ang ating boses, pero pag pinagsama-sama natin ang ating tinig, mas magiging mas malakas pa tayo. Kaya po gamitin po natin ang lahat ng plataforma, ang Facebook pati ang Twitter. Ipahayag po natin ang ating pagkasuklam, pagkadismaya dito kay fake news, fake DP Lenny.